So, hi guys! Welcome back to our Fur Babies channel. So, for today's vlog, i-share ko sa inyo kung ano yung mga foods na kinakain ng mga dogs namin. So, let's start. Yung eating schedules ng mga dogs namin is every morning and afternoon lang. Dati kasi, thrice a day sila kumakain. Then, thrice a day din sila nagra-rise. Morning, afternoon, tsaka gabi kung paano kami kumakain. Tapos nung nagkasakit na si Kael, nice heat stroke siya din sa sobrang taba niya. Doon na siya pinag-start ng vet niya mag-diet. Tapos, nadamay na rin yung the rest. Kaya naging twice a day lang sila kumakain. So, sa morning sila nagra-rise. Twice a day lang silang kumaka. Sa morning, ang kinakain nila is nagra-rise sila and yung lomo, yung pork tenderloin. Yung pork tenderloin is nabibili siya sa palengke. Binibili siya nila mama. Sila mama ang binibili na nila is yung 2 kilos. Per kilo ata ng tenderloin is yung 220 to 230 yung per kilo niya. Sila mama ang binibili na nila is 2 kilos para good for 2 days na nila. So yung isang kilo nun is isang kainan lang nila. Yung pork tenderloin is pinapagiling na yun nila mama. Tapos binuboil nila, nilalagyan nila ng konting, binuboil nila sa water. Then nilalagyan lang din nila ng konting asin para may lasa yung magiging ulam nila. Tapos ihahalo na yun sa rice. Yun na yung morning na kinakain ng mga dogs namin. So guys, ito yung sinasabi ko, yung pork tenderloin na giniling na. Mas maganda kasi pag giling na para hindi nahihirapan yung mga dogs yung magmuya ng mga pagkain, lalo yung mga Shih Tzu na maliliit. Tsaka kami kasi may Pomeranian kami. So, ang kailangan na namin is yung grind na. Tapos, if yung alternative sa pork tenderloin, if wala kayong makita ng pork tenderloin, if walang available, pwede yung atay ng manok. Iboboil nyo lang din yung atay ng manok. Then, nalagyan nyo lang din ng konting asin para may lasa siya. Pero itong dalawa na to, sa morning, hindi pa sapat kasi yun. So, nilalagyan namin ng dog food, tsaka yung rice. Hinahalo namin yun. Yun yung sa kanilang dalawa. Pero yung the rest, pure ano na sila. Pure, yun na, yung rice na may tenderloin. Okay, ano naman yun eh. Okay naman sa dogs yung may rice. Ramen, bang ginagawa mo? Sa afternoon naman, dog food lang sila. Every 6 ng gabi, kakain na yan sila, mag-iingay na sila. Dog food lang yung kinakain nila. Yung dog food nila is holistic adult. Since si Cham yung bunso, magtuto naman na siya. So, pwede na siya sa holistic adult. Yung holistic adult is yung color blue na ano. Ipapakita ko, insert ko siya dito. Yan. Ano, yung holistic adult naman is nabibili siya sa mga pet shop. Tapos sa Pet Express, kung familiar kayo sa SM, merong Pet Express. Mabibili mo yung holistic doon na, may holistic doon na adult and puppy. Dito kami bumibili sa may pet shop na malapit sa amin. Is nasa 2 lang siya. So, malaking tipid para sa amin. Kasi yung binibili namin pala is 15 kilogram na siya. Good for 3 weeks pa lang nila yun. Kasi kung bibili lang kami ng mga 1 kilo, ano, sobrang mabilis lang maubos. Kaya binibili na namin yung isang sako na 15 kilogram. Sobrang laki nun, guys. Pang 3 weeks lang nila kasi nga, sham sila. Yeah, 30. Kuya! So, guys, ito pala yung dog food na sinasabi ko. Yung pang-adult. Yan siya. Color blue. Tapos yan na siya, pang-adult. 1 to 6 years of age. Then, sa babang-baba, dito nyo makikita yung kung ilan kilogram siya. So, ito yung amin is 15 kilogram kasi 9 silang kakain. Tapos yung benefits niya is promote healthy skin and shiny coat, contain catechin, high digestibility. Tapos dito ni Sabama, makikita niyo mga benefits. Antioxidant, aids in enhancing immunity, aids in reducing fecal odor, aids in enhancing hair coat, and aids in healthy skin. So, ito yung dog food nila. Yun yung siya kalaki. Pakita ko. Yan, kasi 15 kilogram siya. Yung pang puppy neto is yung color red. Yung color red is
ano siya, for 12 months to 18 months sa large dog, yun pwede nyo siyang gamitin for puppies. Yun yung gamit nila dati. Pero ngayon kasi since si Cham is the youngest, magtuto naman siya. So, pwede na siya dito. Yan. Yan sila. Yan. Nagpapa-electric fan. Bakit? Why? Tapos, may dog doon. Yan, may dog. Tatay! Look at here. Wow! So guwapo! So, that's it guys. Sobrang ano lang. Yun lang yung kinakain nila. Advisable din kasi sa mga dogs na twice a day lang din kumakain para hindi sila ma-overweight. Tsaka diet na rin para sa kanila makaiwas sakit na. Kasi simula na nag-start kami na mag twice a day na lang sila kumakain. Every morning and evening na lang. Bihira na sila nagkakasakit. Dati kasi thrice a day sila kumain. As in morning rice, lunch rice, tas evening rice pa ulit. Kaya at parang effective naman yung twice a day lang sila talaga kumakain. So that's it guys. Thank you for watching. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel nila, please do subscribe and click that bell button para ma-updated kayo every time na mag-upload sila. Yun guys, thank you for watching. Babay ka na chat. Bye-bye! Babay ka! Para lumabas. Naliling! Teka na, bebe! Ayan na siya. Ayan na siya. Takot to si Cham sa kanina.
my fear is...